Hi everyone, welcome back to my channel. Ayan, so today I'll be giving you updates coming from the Department of Education and some concerns and issues related to Department of Education. At isa sa mga i-share ko ngayon sa inyo is itong ating topic kung saan dapat nang reviewin ng DepEd ang basic curriculum. Ito ang panawagan ngayon dahil palagi na lang nahuhuli ang Pilipinas sa mathematics, English at science. But before we're going through with our updates, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, just hit the subscribe button na nasa ilalim for more updates about this video. Ayan. At dahil dyan, shall we start? Nakakadismaya ang resulta ng Program for International Students Assessment or PISA 2018. Kulelat ang Pilipinas sa reading comprehensions, math at science. Kabilang ang Pilipinas sa 79 na bansa na sumailalim sa assessment at nakakuha ng pinakamababang 340 points. Mas mataas pa ang nakuha ng Kosovo at Dominican Republic, 342. Nangunguna naman ang China, Singapore, Macau at Hong Kong. Ayan. Nasa kabuuang 600,000 mag-aaral na nasa edad 15 ang sumailalim sa pagsusulit ng PISA noong nakaraang taon. Karamihan sa mga mag-aaral sa Pilipinas na nasa edad 15 ay nasa grade 9 na. Ito ang unang pagkakataon na sumali sa PISA ang Pilipinas. Ang computer-based test ay tumagal ng 2 oras at nalantad ang kahinaan ng mga estudyanteng Pilipino sa English reading comprehension at gayon din sa math at science. Ayan. So sabi nga ng Department of Education or DepEd, sumali ang Pilipinas sa assessment dahil nais umano nilang matukoy ang antas ng kaalaman ng mga mag-aaral sa bansa. Inaasahan na umano nila ito dahil mahina rin ang performance ng mga mag-aaral sa National Achievement Test or NAT na ginaganap sa Pilipinas taon-taon. Ayan. Ngayong alam na ng DepEd ang kahinaan ng mga estudyante sa mga nabanggit na subjects, dapat reviewin ang basic curriculum. May mali kaya ganito ang performance ng mga bata? Nagpapakita rin ito na hindi mahuhusay ang mga guro. Hindi nga ba mahuhusay ang mga guro? Kung mahuhusay ang mga guro sa English, math at science, nagre-reflect ito sa mga estudyante. Pero sa nakikitang performance na naging kulelat at nalampasan pa ng ibang bansa na walang kasanayan sa pagsasalita ng English, talagang may malaking problema sa curriculum. Dapat itong pagtuunan ng pansin. Isa rin sa maaring dahilan ay ang mga maling grammar sa English textbooks. Ilang taon na ang nakakaraan, isang guro ang pumuna sa mga maling grammars na ginamit o na ginagamit ng libro ng mga estudyante. Ang mga maling grammar ang pumapasok sa isipan ng mga bata at ito ang dinataglay nila. Dapat magkaroon ng pagbabago talaga sa ating sistema. So napakasaklap po na we are in the lowest ranking in the current PISA. So naway naging wake-up call ito ng Department of Education na kailangan talaga reviewin yung ating curriculum ngayon. Bakit nga ba nagkaganito tayo? Ayan, so naway magtulong-tulong tayo upang maipaangat natin ang ating ranking sa susunod na assessment. So thank you so much for watching. God bless everyone.